Hopefully, hindi lamang dito magkaroon ng blessing, kundi lahat ng friends ni Sister Melda, at syempre, isi-share natin yan sa iba pang mga merong access sa Facebook. Kaya, pakimura, brad. Itong kanta. So, kanina po, galing lang ako sa Imus, at nag-pray ako na kasi habang nasa MRT, umulan. May parting malakas. So sana po ay, sabi ko, Lord, sana hindi matuloy. And praise God. Tinigil ng Panginoon yung ulan para matuloy tayo. Andito nga pala ang isang officer ng aming church from Riyadh. At nag-exit na siya. Kaya nakatira ngayon siya sa Bulacan. So si Brother Eric. So, Brother Eric. Siya ay nasa Bulacan. Anong parte ng Bulacan? Santa Maria. So, gaano kahaba yung biyahe mo? 1 hour? 1 hour. Pero, pag walang traffic, 1 hour, gano'n. Pwede na. Less pa. O, kita nyo. So, Santa Maria. All the way from Santa Maria, Bulacan. Tayo, nandito lang sa tabi-tabi, no? Baka minsan, maulan pa siya sa atin. Pero, kanina pa. Anyway, by God's grace, may project ang ating gobyerno from Malolos to Reynoma siguro yun. LRT din. Kaya yung mga taga Malolos, pwede na umatid sa Kamyas. Kasi in Reynoma, lapit lang dito. And that is a blessing because sa amin naman, doon sa Imus, meron naman yung Danghari. So, from Alabang to Trece Martires, madaling pumunta doon sa church kasi because of the Anghari Road na malawak, malaki at accessible, walang masyadong traffic. Okay, let's begin. Ang tanong natin ngayon, ano ang turo ng Biblia tungkol sa pag-alis ng kasalanan ng tao? Everybody has your own pamphlet. At according to Matthew 26:28, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. So, ang main word na ating i-deal ay yung salitang remission. What is remission? Bakit kailangan ng remission? Ano mangyayari doon sa mga walang remission? Tayo ba ay nakaranas na ng remission? Very important question. At kung tama ba yung pag-iisip mo na ikaw ay meron ng remission? Minsan, iniisip natin, okay, tapos na, settled na sa akin yan, I believe it. Remitted na ang aking mga kasalanan. Yung pala, hindi pa. That is a very very dangerous situation of man. Na pagdating ng Judgment Day at saka niya malalaman hindi pala remitted, akala niya remitted, pagkatapos hindi pala, then you will be judged as a castaway. Kaya napaka delikado po yun, napaka nakapanlumo. So better be sure habang buhay tayo, important, remitted na ba yung mga kasalanan mo? Ano ba itong remission? Ano ba itong remitted? Sa amin, sa Saudi Arabia, pag sinabing remitted, yung padala, no, remittance, di ba, padala, magpapadala ka, punta ka bangko, mag-remit. So, that is another meaning, another, same word, but another meaning. Dito, bago tayo pumunta dun sa salitang remission, yung munang reality. The reality of sin. Totoo ba yung sin? Ano ba ang sin? Yan ay inimbento lang ng reliyon. Para, sabi nga ni Marx, sin is the opiate of the people. Or opiate means opium. Yan ay panglasing sa mga tao, yung reliyon. Para sila ay tanggapin nila ang kanilang kahirapan. At tanggap, hindi na sila magrebellion kung sila ay pinapahirapan ng naghahari-uri.
Yan, yan ang termino namin nung ako'y nag-engage sa Communist Party of the Philippines, yung mga kanilang kursong primarya. Ang tawag namin sa mga Panginoong may lupa, mga nagaharing uri. At ang nagaharing uri, hindi niya ibibigay ang kanyang kapangyarihan kung hindi mo pwersahin. Kaya kailangan ang revolusyon. Yan, yung mga sinisigaw ng mga kabataan. Ano? Revolusyon, dahil para agawin ang kapangyarihan. Dahil di niya ibibigay yan ang pahihingin mo lang. Pero tama ba ang solusyon? Eh, baril. Yan ba? Ano nangyari sa China? Nung dumating si Mao Zedong, 100 million. Ano? 50 million. Cultural revolution. What is a cultural revolution? It is the destruction of those who have wealth, those who have intelligence, yung mga professors, totally, puro yung mga farmers, sila yung proletariat, sila yung naging owners, sila yung mga naging rulers. And those were the times na pati yung mga anak, sinusumbong yung kanilang parents for being counter-revolutionary. Sino mo? Tuturo sa mga bata. Yung tatay ko po, hindi pumapayag na sinabi niya, narinig ko, na mali daw ang Marxismo, mali daw ang komunismo. I-arrest treatment, tapos babarilin sa plaza. 50 million, patay. No? Because of communism. Ano nangyari? After of all of those bloodshed. Bumalik sila sa kapitalism. Patay na ang komunismo ngayon. Pangalan na lang ang komunismo ngayon sa Communist Party. Balik na sila. Sila mas mayaman pa ngayon sila sa nagpapautang ngayon sila sa US. Oh. So supposed to be ang idea ng komunismo is makikipag-fellowship ka lang sa kapwa mo komunist. So dapat nagbabanding lang ngayon, ha? Yung Vietnam, yung North Korea, yung Russia, sila lang ang communist, tsaka yung iba. Bakit nangyari? Perestroika, sila. Ngayon, North Korea is already saying to South Korea, sige, mag-unify na tayo. So, abandonahin niya yung komunismo. Pero, ang Pilipino, iniisip pa rin, communism is the best. Iniiwan na nga ng ibang bansa, tayo gusto pa rin natin pasukan. So that is the foolishness of communism. Which means, failure ang atheism. Tinuro sa amin, walang Diyos. It is, religion is just the opiate of the people. And dialectic materialism ang totoo. Everything is materialistic. Pero nakikita natin, asa na superior society? Doon na lang sa pinag-uusapan natin, superior society. Sino nagbigay ng superior society? Islam? Communism? Or Christianity? Doon pa lang, practical. Wala nang Bible na pag-uusapan. Nakita natin that Christianity produced the best civilization in the world. And ngayon, iniiwan na nila ang Christianity, therefore, masisira rin sila. Nakaroon ng abortion, euthanasia, same-sex marriage. Because of all of this, nasisira yung society. Pero, kung namimaintain sana yan, we will have a good governance and good society. Anyway, bakit kahit saan ka sumuot, kahit Christian country, Islamic country, atheistic country, European country, sabi nila ang Switzerland, 99% atheist. Kahit saan ka sumuot, it seems deterioration ang makikita mo. Pabagsak. At tumaas na sila, pero pabagsak. Bakit may suffering?
bakit mayroong corruption? Because of sin. Because we are sinners. Because of the curse given to Adam. Nung nagkasala ang ating parents, si Adan at Eva. By the way, according to genetic findings, no, kasi nagkaroon na tinatawag na genome, the map of the human genome. Nung minapa yung human genome or the genetics of man, they found out what the Bible has been saying all along, that we will go back to man and woman. There has to be a first man and first woman. Hindi lang makita yung link na tumalon ng ibang species from human beings to a primate. Wala silang makitang link. Alam yung primate, di ba? Yung ape or similar to that species. Walang link. Kung lahat ng nakikita nila, puro pinate ng mga professors. Kagaya ng Piltdown Man, Peking Man. Pukunuhan nila, tapos fake, hindi naman pala totoo, pero hanggang ngayon, nasa libro. So, asan ang, bakit? Kung meron tayong first parents, ibig sabihin, mas identify science and history and everything, we can go back to the first man and the first woman, and therefore, anong istorya nila? That they sin. At dahil nagkasala sila, andito tayo ngayon. Merong suffering. Ang sabi ng Bible, God created man in His image, in His likeness, upright. Ibig sabihin, not only upright, na nakatindig on, hindi na gaya nung nakaapat na ganyan, no? Upright. But not only that, physically upright, morally upright. Wala kang, when God created, after 6 days, sabi niya, He saw everything that He had, and it, behold, it was very good. Lahat ng ginawa ng Panginoon, very good. According, He satisfied sa kanyang creation. Therefore, God did not author sin. Because otherwise, God will not say, very good. Kung may kasalanan siyang isinama sa kanyang creation, hindi very good. Kaya walang sin. God is not the author of sin. Saan galing ang sin? Galing kay, una kay Eva. Si Eva, anong ginawa? Hindi po man sana siya na. Ano yan? Fruit of the knowledge of the tree. So, this is some kind of fruit na yan ay fruit of the tree of the knowledge. Aba, anong pangalan ng fruit na yan? Ano? Of good and evil. Yan. Nung kinagat yan, sabi nila yung apple daw, based dyan. Kasi di ba yung apple may kagat na ganun? So, yung graphic design na daw ng apple, gusto niya i-promote yung sin. Kaya ang symbol ng apple yung may kagat. May mga conspiracy theory na din yan. So, huwag daw kayo bumili ng apple. Well, hindi naman siguro totoo yun. We don't know. It's not being promoted, so no problem. But, when Eve was deceived and Adam was sinabayan niya yung kanyang asawa sa deception at sa kasalanan, doon na nag-umpisa. Well, nagkaroon na sila ng kasalanan. So, yung sumunod na mga tao, pagka pinapanganak, meron ng sinful nature. Lahat tayo meron ng sinful nature. Kalikasan ng makasalanan.
slave na tayo ng sin. Mga righteous, nakakagawa pa rin tayo ng magaganda, mabubuti. Hindi naman lahat ay evil ang lahat ng iniisip niya. Pero, merong aspeto sa atin na nagre-respond sa kasalanan. Yan. So, tingnan natin yung isang first verse natin, Romans 3:19. Okay? So, yung iba, walang Bible, if you have an app that siguro, next time, no? Pwede natin gamitin yung ating projector. Pag sinabi kong Romans 3:19, may magta-type. Oh, tapos lalabas doon yung verse para doon sa mga walang Bible. Pero sa ngayon, ay basahin na lang muna natin. Kalagay dito, Romans 3:19. Now we know that what things soever the law said, it said to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. So lahat tayo guilty before God. Ang gusto ng Panginoon Diyos, di ba, ang tatay minsan, pag umiiyak ka, pumapalad ka pa, nag-reason out ka pa, magtigil ka nga. Sara mo nga yung bibig mo. Kasi wala ka namang point. Mali naman yung reasoning mo. Kaya tumigil ka na. Pakinggan mo na lang ako. That every mouth may be stopped. Because the law was invented by God so that to convict people, makasalanan ka eh. So, sasara mo na lang yung bibig mo kasi mahalata mo eh. Oh, mahalata mo yung sarili mo eh. Na makasalanan ka eh. Mahalata mo yung sarili mo. Kahit na yung tao na hindi nakaintindi ng batas, hindi marunong magbasa, hindi dumating sa kanya yung gospel, walang nag-preach sa kanya, hindi siya nakabasa ng Bible. Mga taga-tribo, mga mangyan or ita or whatever, na hindi pa inakyat ng missionary. Paano nila nalalaman na may mali silang ginawa? Bakit sila hindi nangaagaw ng asawa? Basta-basta. Kung meron man, pinaparusahan din yun ng tribo, di ba? Kahit na walang Ten Commandments, bakit alam nila na masama yung mag-agaw ng asawa ng iba o yung magnakaw ng gamit ng iba o yung pagkain ng iba? Ba't alam nila? Saan galing yung knowledge na yun? Wala namang nagsabing missionary na thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery. Bakit nagagalit yung buong community pagka may pumapatay? Saan galing yun? Eh kung totally tayo ay walang Diyos at walang morality and everything, ang patayan, wala lang. Di ba? Nakakita na mo kayo ng aso na kinain yung anak niya? Pagkapanganak, kinain? Meron bang aso nagdemanda? Meron bang pulis na humuli roon sa aso? Ba't yung aso pwedeng asawa kahit sino? Di ba? Baboy. Bakit walang nagdedemanda ng adultery? Kasi, the morality does not apply to the animals. But why is it so hard to take na tao gagawa niya? Kahit na walang Diyos ang isang tao. Bakit magagalit siya? Meron siyang built-in anger. Ba't mo pinatay? Bakit mo bata yan? Ba't mo sinasaktan? Eh kung atoms and chemicals lang yan, what do you care? If it's just atoms and chemicals, molecules, what do you care kung saktan yung molecules? Eh dami namang molecules available. Diba? So, who or what is that within a human being na nagre-respond sa injustice? Nagre-respond that will stop you from doing something evil. Why do you respect your parents? Why do people, the tribes people, they respect the elders?
they have a code of conduct na wala naman, hindi naman nakabase sa Bible. That is what we call conscience. Nakaprogram yun. Nung ginawa ng Panginoon ang tao, kasama sa program ng tao, yung tinatawag na conscience. Na nag-excuse at nag-accuse. At yan din ang magiging basihan pagdating ng Judgment Day. Tatanungin ng iba, paano yung mga walang Bible? Paano yung hindi inabot ng missionary? Paano naman sila? Sa impyerno na lang ba sila? Wala naman sana kung pinakilala sa kanila si Kristo. Hindi sana tumanggap sila. Hindi sana hindi sila magpupunta. Hindi ba injustice yun? Hindi injustice yun. Bakit? May conscience yun eh. So yung conscience nun, alam na niya mali, ginagawa pa rin niya. Everybody. So all the mouths will be stopped. Pagdating ng Judgment Day, every mouth will be stopped. Walang pwedeng mag-reason. Panginoon, unfair ka! Hindi mo ako pinabutan ng missionary. Ah, Panginoon, unfair ka kasi bobo ako, hindi ako masyadong makaintindi. Ah, Panginoon, unfair, hindi pwede ako makonvince kasi di ko alam. Hindi. Lahat ng tao may knowledge of the law of God, whether it be explicitly from the Word of God or implicitly from his heart, the conscience. Lahat tayo may consciousness ng guilt. Lahat tayo may consciousness ng sin. Okay? So, yun po yung sinasabi. Ngayon, kahit walang consciousness ka ng sin, pwede kang magkaroon ng sin. James 2.10. Anong sabi ng James 2.10? If any man keep the whole law and offend in one point, he is guilty of all. So, that is the ignorance. So, parang ganito yan. Halimbawa, ito yung puso natin. Okay? Ganyan ba itsura ng puso mo? Valentine yan. Yun. So, merong sin because of intent. Intentional. Samahin ko lang yan. Secret. Non-scandalous. Pero, yung ganyang klase kasalanan, nakikita pa rin ng Diyos yan. Yung nainisip mo, gusto kong gawin ito. Kaya yung tinabi ng Panginoon, gusto kong patayin ito. Itong kapatid ko na ito, masyadong unfair, maangas. Sana mawala na lang. Itong ka-opisina ko na ito, inaapi ako masyado, binubuli ako. Sana masagasaan na lang yan. Sana magkasakit na lang yan, magka-cancer. You know? Diba sa Facebook, ang daming back and forth sa mga politics. No? Magka-cancer ka na lang sana, mamatay ka na sana, ganyan. So, kasalanan na yun. Even you hate somebody, and whether it is just, sa tingin mo, just or unjust, that is already a sin. That's murder in the heart. If you look at with lust at a woman with your eyes to lust after her, you have committed adultery with her. No? If you covet, sabi, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Halimbawa, merong isang gusto mong ipirata. No, piratang katulong or empleyado ng iba, iniisip mo, sana ito, ano kaya gagawin ko para mapunta sa akin yung tauhan na yan? Mapunta sa akin yung boss na yan, manager na yan? Mapunta sa akin, kasi ang sipag eh, katulong na yan, kailangan mapasa akin yan. Anong tawag doon? Or yung asawa niya, ang ganda eh. Gusto ko yan ang maging asawa ko. So, ano kaya gagawin ko? Kailangan magkagalit sila para maging kaibigan ko yon, tapos sa akin iinitas, magiging asawa ko na. That is covetousness. Violation of the Ten Commandments. Inisip mo lang yan, ha? Pero already, it's a sin.
Pero secret yun. Ibig sabihin, wala nakaalam nun. Nasa puso mo lang yun, tsaka, pero kasalanan na yun sa harap ng Diyos. Kaya meron ng batik yun sa puso mo. Ngayon, merong sins of ignorance. Ignorance. James 2:10. That is just an example of an ignorant sin. Hindi mo alam, may kasalanan ka pala. No? Hindi mo alam, magkasala ka na pala. Agaya nung nagpapakabanal ka, sinusunod mo lahat ng commandments, eh na-violate mo yung isa. Guilty ka na ng lahat. So, sa estimate ng Panginoong Diyos, pag sa 10 commandments niya, na-violate mo yung isa, ilan ang violation mo? 10. Pag na-violate mo yung isa, 10 violation mo. No, wala, sa traffic, hindi ganun, di ba? Pag naka, pagka ikaw ay nag-red light, crossing the red light, sabi niya, oh, guilty ka ng crossing the red light, reckless driving, illegal parking. Yeah, well, hindi naman. Diba? Kasama naman ng traffic rules na ganun. Pero sa Panginoon, ganun. Guilty ka na. Kasi link yan eh. Nakalink lahat yan eh. Okay? So, ignorance. And the last, the which I know, is the actual. Yan na yung scandalous. Yan na yung minsan criminal. Yan na yung talagang nakikita ng tao. No? Nagbahay ka, nagkaroon ka ng fornication. Kitang-kita ng tao, nagsasama kayo, di naman kayo mag-asawa. Kitang-kita ng tao. Tawag ng Bible doon, fornication. Oh, kasalanan yun. Sa Diyos. Nakikita na ng Diyos, nakikita pa ng tao, so ang kasalanan mo, doble. May kasalanan ka sa Diyos, sin of the heart, and sin of fornication, actual, pagkatapos, the sin of scandal. And then, the sin of promoting sin. Do you know that if you promote sin, it is a sin? So, at dahil mong violation, ang daing batik ng puso mo. Ang daming masama kang tao. Sino kaya rito magsasabing, ay, hindi ako masamang tao. Ibig mo sabihin, wala ka niya, kahit isa. Wala kang sin of ignorance, wala kang sin of secret sin, wala kang actual sin. So, sabihin na natin, wala tayong actual sin, no? Walang halata. Hindi na halata ng tao na bulok ka pala inside. Pero ang Diyos, alam niya. Walang nakakalusot sa Diyos. No? He knows what you are doing when you are alone. What are you thinking about when you are in your room? He knows it. He's there. And you are sinning in His presence. And not only you, me also. I'm not saying, oy, tumino nga kayo, gumaya kayo sa akin. Hindi, pare-pareho lang tayong bulok. All have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo kapos. At lahat tayo, we deserve to die because we are violators of the law of God. See? So that is sin. Sin is the transgression of the law. Now let's go to another point. Our mind and heart agree to sin when we are tempted to sin. Our volition is the one that decides. Now, temptation. Kasalanan ba ang temptation? Pag nga na tinukso ka, kasala ka na ba? Ha? Kasalanan ba na ikaw ay tuksohin? Hindi. Diba? Pagka tinutukso ka pa lang, hindi ka pa nagkakasala. Diba? Tinutukso ka ng diablo. Amen. Oh. Kailangan mo ng power. Kailangan mo ng power. Ako, dati, madalas akong tuksoy ng jambo ng power.
yung meron kang extra power na gaganon mo lang yung tao, mapipilay na siya. But which power yun eh? Sana may power akong ano kaya sasabihin kong mga Aramaic at saka Latin words para pag sinabi ko yun, lalagay ko dito sa kamay ko tapos tatapon ko dun sa paanong tao, pilay na siya. Alam niyo ba sa Batangas may ganun? Kinukuha yung alikabok, bubulungan, tapos isasaboy, pilay. Sabi sa Cavite, yung iniiwas ang bala, di ba? Yung triangle, yung tinatawag nila na ganyan, tapos may mata. Ganun. Yan. Nakasabit yan dito, eh, yan yung agimat ni Nardo Putik eh. Yung Berni Santo, tinetesting yan, binabaril. Tapos, umiiwas yung balang ganun. Hindi tinatamaan ng bala kahit close range. Nakita ko live, nakita nyo ba yun sa Magandang Gabi Bayan? Yung ina-arma light ng polis. Ano yung nakita? Magandang Gabi Bayan, si Dolly Dita. May ano, eto yung tatagayin yung ano yung sundalo. Eh, ni-raid na siya eh. Ni-raid din yung buong bayan eh. Puro sila may agimat. So, Bira yung, siguro mga 30 meters away, armalay. Ang lapit na nun eh. Ganun pa siya nakatayo, hindi ko nga ganun. It's a TV. Pero nung 10 meters na lang, bumagsak na. Nawala yung bisa ng demonyo ng 10 meters. Pang 30 meters lang pala yun, parang Bluetooth. No? So, nung 10 meters, talagang tinamaan na siya. Bangsa, patay din. Hindi tumalab yung ano. Siguro merong mas matinding Latin words pa 10 meters na lang. Eh, hindi niya na nakabisado. Okay. So, pero that is, it really is happening. Yung kabalsakunat, no? Yung tatagain ka, hindi ka tatablan. Tawag doon, kabalsakunat. Sa amin, sa restaurant namin dati sa Banawe, ito ha, explain nyo sa akin. Yung bote ng beer, nauubos, kinakagat ng mga nanginom. Nakita na kayo nun? Kinakita nun. Yung bote ng beer, kinakita ko ng mata ko. Kinakagat na ganyan. Tapos iinom ng tubig. Ginawang pulutan yung bote ng beer. Tapos kalahati na lang yung mga bote lagi. Pag kinukuha namin na, kasi nagsaserve, hindi naman akong may-ari, no? Nanay ko. So, siya nagsaserve ng beer. Kalahati na lang yung bote, kinain nila. Nagpapaligsahan sila ng bisa ng agimat nila. Tapos yung katulong naman namin, nag-spirit of the glass. Ganyan talaga, malayo. Gumagalaw yung basong ganyan, oh. Nakita na kayo nun? Hindi nakakita ng spirit of the glass. Ha? Hindi nakadikit yung daliri, malayo. Tinatanong niyan, ba si Rizal? Rizal, pasok ka sa baso. Papasok niyan, oh. Asan yung kwintas ko? Saan mo naiwan? Inakaw nung isang kasama nyo. So, those are supernatural things. Now, mga kasalanan yun. At yun, pag na-tempt ka, kasalanan yun. Pag yung temptation binigay sa'yo, tapos pumayag ka, kasalanan na yun. No? Yun yung James 1:13-15. Yun ang sinasabi ron, na every man is carried by his own lust when he is tempted, and when lust has conceived, it bringeth forth sin. And when sin has conceived, it bringeth forth death. So, tandaan yung mga verse na yan. At by the way, pwede nyo naman yung ito. Kung may Bible kayo, or may laptop kayo, or saan mo kayo makahanap ng reference, you can look at the Word of God. Disregard nyo yung mga comment ko dito.
Pero tingnan niyo yung word of God. Dahil yun ang magiging pagkain ng kaluluwa. Yung comment ko, wala yun. Pang-guide lang yun. No? Pero yung pagkain ng kaluluwa, sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. Iba sa atin, matataba, pero skinny ang kaluluwa. Bakit? Di kumakain ng salita ng Diyos. Eh. No? So, kain tayo ng salita ng Diyos. Itong ginagawa natin ngayon ay pagkain ng kaluluwa. Let's go to remission. What is remission? So, remission is the cancellation of debt. Remission. Yan. Cancellation. Tingnan yung sa dictionary, it will say the same thing. Wikipedia, encyclopedia, whatever. Cancellation of debt. Cancellation of charges. Cancellation of penalty. So, hindi ka na i-charge. Hindi ka na i-consider na may utang. Parang ganito. Balik tayo dito. Ito ay illustration lang. Hindi ko alam yung actual na appearance ng aklat sa Great White Throne Judgment sa langit. Pero, kung ito yung tatlong uri ng kasalanan, at kunyari, ito yung ang bawat isang tao ay may libro, o, yan, ang bawa, no? Diba, pangalan mo, Nilo. So, column A, lahat ng secret sins nakalista dyan. Yan. Siguro, ang dami yan. Libo-libo yan, million-million. Habang tumatanda ka, dadagdag ng dadagdag yan. Okay? Then, sabi, lahat ng hindi mo alam kasalanan pala, pero nagkasala ka pala. So, yan na. Mas marami yun. Kasi hindi mo alam yun eh. So, yan. Tapos, yung actual, yung ginawa mo o hindi mo ginawa. Hindi ka nagsimba. Ha? Sumamba ka sa Diyos-Diyosan. Nangalunya ka, fornication, hatred, whatever. So, yan. So, ABC. Yan ang pepresenta sa'yo pagdating ng Great White Throne. The books will be open. Revelation chapter 19 to 22. The books will be open. Those are the books of works. Yun yung listahan ng utang mo sa Diyos. Bubuksan na yun. Oh, step up! Nilo del Mundo, step up! Ando lahat ng tao sa buong mundo, bilyon-bilyon, trillion. Okay? Ito ang listahan ng iyong mga kasalanan. Basahin natin yun. So you have all eternity to have the Great White Throne Judgment, kaya wala nang problema sa time yun. Wala nang time constraint yun. Babasahin lahat. Oh. At ikaw ay mako-convince na oo nga, kasalanan mo nga yun. Your mouth will be stopped. Hindi ka makakapalag. Hindi mo sasabihin na hindi naman masyado kung kasalanan yan eh. Kasi tinulak ako eh. O ganyan. Eh siya kasi wala. Wala kang i-reason out. Kasi ang binabasa doon yung kasalanan mo, circumstances noon, yung galing sa puso mo, yung mga inisip mo. Kasama doon, incorporated. Ang sa judge sa regional trial court, blind ang justice, di ba? Kasi nakikita niya lang yung narration of facts. Hindi niya alam yung nasa mind mo, nasa mind ng isang tao, ano talaga actual na nangyari. Kaya pwedeng baluktutin ng mga lawyer. Pero dito, hindi. Kasi merong personal witness ang Panginoon mismo. Ngayon, hindi ka makakalusot. So you have to admit. Kaya ano ang dapat gawin ng isang tao? Dapat huwag ka nang umabot sa Great White Throne Judgment.
huwag ka nang umabot dyan. Mm-hmm. Dahil pag umabot ka dyan, sigurado, dire-diretso ka sa Lake of Fire. Kaya, dapat, dito pa lang sa buhay na ito, masettle mo na to. Yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Paano? Okay? Yung iba sa atin, alam na yung sagot. Paano? Remission of sins. Remission of sins. Kailangan 100% yan mawala. So, sino dito sa atin, no? Don't raise your hand, but sino dito sa atin ang makakapagsabi na settled mo na yan? Oo nga, makasalanan ako. Oo nga, marami. Oo nga, nakalista yan. Pero, na-settle ko na yan. May makakapagsabi na. Dahil nasa Bible din, paano i-settle yan. Okay? At yan ang tuturo natin. Kasi pag settled na yan, hindi ka naaabot dito. Pero ito, ang settlement nito, while you are alive. Hindi yan nabubura. Pagka namatay ka, yung tinatawag na you die in your sins, permanent yan. Hindi na pwede burahin yan. Pag namatay ka, na hindi pa yan kansilado, permanent na yan. Wala ka nang magagawa. No? You will die in your sins and then you go straight to the great white throne judgment. Pagdating doon, papakita yan, hindi canceled, yari ka. Kaya ngayon pa lang kailangan malaman na natin paano yun. At ito, ha? Ito pa isang note. Wala pong 50% cancellation. There is no such thing. There is no 30% cancellation. There is no 50%, 80%, 99%. Wala po sa Bible na 1% na lang natitira, Pastor. Meron pa konti, 1% yung kasalanan ko. Pero malapit na. Don't worry. No. It's either 100%, burado na yan, settled na yan, wala nang ipapakita si Satanas. Pagdating ng Great White Throne Judgment, wala na siya, ang ipapakita niya ay blank. Ang sinabi, ayan, anong kasalanan niya? Ito. Oh, wala naman. So, ano ang paparusahan sa'yo? Eh, wala naman yung charge sheet mo. Wala naman yung utang mo. Ano sisililin sa'yo? Wala. So, paano ba yung nawawala? Yun ang tanong natin. Okay? So, let's go forward. What is remission of sins? The Bible teaching that a person's violation, offenses, death against a holy angry God can be removed, canceled, revoked, and wiped out. Pwedeng makancel po yan. How? Let's go to the first verse. Matthew 26:28. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Ano ang nakakaalis? Ano ang nakakabura? Ha? Sa whiteboard, ang nakakabura, whiteboard eraser. Yun. Oy, cancel na. Oy, wala na akong kasalanan. Ito pala nakakabura eh. Ha? Pero yung actual na kasalanan mo, yung actual na listahan mo, hindi kaya ng whiteboard eraser yun. Ha? Hindi rin kaya yun ng good works. Babawi na lang ako. Lord, ilan ba kasalanan ko nakalista dyan? 100. O sige, gagawa ako ng 200 na mabubuting gawa. Magbibigay ako sa mahihirap, magpapako ako sa krus, isang linggo kung hindi maninigarilyo. Ayan. Di na ako iinom. Pupunta ako sa bundok, puro isipin ba, puro verses. Mga isang taon, siguro naman, maaalis na yung 100 sins ko. Amen, hindi. Nadagdagan. Nadagdagan. Bakit? Iniinsult
binoto mo si Kristo eh, yung dugo niya nakakabawas ng kasalanan, sasabihin mo, hindi, yung ginagawa ko makakabawas din. So, datagdagan ang kasalanan mo ng insulting Christ. Kaya huwag natin gagawin yun. Don't think that you can wipe out your own sin by your own deeds. Because, sabi dito, the purpose why Christ came to this world is to remit sins. This is the blood, this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. The very purpose of the blood of Christ, why it is shed, why it's spilled out, is to remit sins, to erase, to cancel debt. Because it is the only one effective. Your blood cannot wash away your sins. Even your own blood cannot wash away your sins. But the blood of Christ, the blood of Jesus Christ, the Son of God, can wash away your sins. Yun lang. The only precious material in the universe that can do that, that has that effect. Another verse. Mark 1:4. Tayo, no? John did baptize in the wilderness and preached the baptism of repentance for the remission of sins. Number one point in this verse, John preached the same message that I am preaching to you today. Pareho kami ng mensahe ni John the Baptist. Ano yung pinipreach ni John the Baptist? Repentance for the remission of sins. Ano yung pinag-aaralan natin ngayon? Repentance for the remission of sins. 2,000-year-old message. Still being preached today and still has the power to save today. Marami na pong ibang churches, kaya nagkakawindang-windang ang mga members. Kaya nagkakaroon ng ibang interes ang mga churches ngayon, ang mga members ngayon. All their lives nandun sila. Pag tinanong mo, paano ka na-save? Di alam. Bakit? Kasi napunta na sa entertainment, napunta na sa fun and games, napunta na sa pagpapayaman ng pastor, napunta na sa pagpapalaki ng building, napunta na sa contemporary music. Nag-iba-iba na ang focus. Pagalingan, palakpakan, excellent, marami kami, yun na yung nagiging interest ng church. Hindi na yung repentance for the remission of sins. Sideline na lang yun, a little part. Maintindihan mo, kung may makuha ka, okay, o sige. And the best example of that is Joel Osteen's church. He bought a stadium, 30,000 people, umibili pa ng ticket para lang makinig sa kanya. To hear what? Motivational speech. How to get rich, how to be best your best life now. Ang Christian message, your best life is yet to come with the Lord Jesus Christ. But when a preacher will say, your best life should be now, that is a false message. Because it behooves Christ not only to give you salvation, but also to suffer for His sake. Yan ang mensahe. Okay? So, pareho. At ang mensahe na yan ni John the Baptist, ha? Repentance kasama sa remission. Package din. Hindi siya nag-preach ng remission only. False yan. Pag yan lang ang pinreach, false. Kita nyo, how intricate is the
Word of God, it's very easy to go out of the correct message, go out of the truth. Kasi, andyan din naman yung revision. Andyan naman sa Bible yung revision. Kaso, pagka tinanggal mo yung repentance sa remission, combination yan, nagiging false yung message mo. Kasi in-emphasize mo, isa lang eh. Pero, may repentance ka, wala ka remission, false ka pa rin. Meron ba nagpipreach ng repentance, walang remission? Example, ang remission, sinabi ko sa inyo, 100%, diba? Oh, sabihin na natin, ano yung ginagawa ng mga monk? They go to a place, diba, na, ano yung ginagawa ng mga novitiates, yung mga mongha na tinatawag? Nagkukulong sila, diba? Nagkukulong sila, so wala nang communication with the world. Doon lang sila, nagpe-pray lang sila. That's repentance. You change your life, you change your system. But why do you keep doing it? Why do they keep doing it until they're dead? Walang remission eh. Kasi pagka may remission, nag-e-end na yung repentance mo. Kumbaga, hindi ka na kailangan mag-sacrifice ng buhay mo kung yung purpose ng repentance ay na-serve na, na natanggal din kasalanan mo. So, dapat magkasama lagi yun. Repentance, remission. Pagka remission lang, oh, wala ka ng kasalanan, okay na. So, you go and do what you want. You're saved. Mali rin yun. Ang tawag doon, remission only is license to sin. Yun ang tawag doon. Asib na ako eh. So, pwede na. Kasi once saved, always saved. So, protektado na ako ng blood. Kaya okay na. Kahit anong mangyari sa buhay ko, saved ako. Kahit na anong gawin ko, lumayo ako sa Panginoon, saved pa rin ako. Kasi, di ba, naturo ni Pastor, once saved, always saved. O, yan yung remission only, license yan. With that is not the correct teaching. Kailangan repentance. And ang remission, binibigay ng Diyos. Diba? Binibigay ng Diyos. Yung repentance, binibigay din ng Diyos. Binibigay din ng Diyos yun. Mararamdaman mo yung sarili mo. Kung ikaw ay kumikilos ang Diyos sa puso mo, mararamdaman mo yung sarili mo, iba tingin mo sa kasalanan. When God touches you, if you are truly saved, if you are truly born again, iba ang tingin mo sa kasalanan. Hindi sinasabing hindi ka na nagkasala. Pure ka na. Hindi. Iba lang ang tingin mo. Iba yung pakiramdam mo pag nagkasala ka. Ano yung normal na lalaki? Nung ako unsaved. Pag nagkasala ako, halimbawa, inuman. No? So, nag-inuman kami, katapos may ginulpi kami. Halimbawa lang. No? Tapos, yung ginulpi namin, bugbog sarado. Diba? Pinagtulungan namin kasi lasing kami. Eh, pinalo ng bote. Hindi pa. Okay? Hindi kasalanan yun, di ba? Guess what? Pagka ikaw ay sober na, pagka wala na yung lasing sa'yo, anong kwentuhan? Ha? Pare, magpira, awawa yung ginulpi namin kahapon. Sinipa akong ganyan, dugo yung dipig. Bugbog sarado talaga, nasa ospital. Pira, ikaw, anong ginawa mo? Ah, oh, yung sumuntok nun, tatlong beses, Fernando po pa nga, ako'y pumalo ng bote, dre. Wala. Okay ka talaga. Okay ka. Okay na stop. Okay na kasama to. Diba? Ang sarap kainuman itong mga to. Tawa na kayo ngayon.
Pero ang ginagawa ng mga lasinggero na babagero, pinagmamalaki yung kasalanan. Oh. Ngayon, ano ang Kristiyano na may repentance? Pag nagkakasala, halimbawa, kasala ka na sabihin mo na lang example ko, kahapon, sakay ako sa MRT, no? Ang dahil sumasakay ng babae, ang ninipis talaga, sik-sik-sik talaga, mas ang igsi. Tapos umupo ganyan, sa harap ko pa umupo, doon sa kamila, dito ako. Pagkupo niya, di siyempre, wala nang natira doon sa nagpo-cover sa kanya. Kasalanan ko ba yun? O eh, mata ng lalaki, alam naman, mas tingnan ko lalaki. Hindi ba ding ako nun? Mas nainlab ako doon sa lalaki, yun ang tinitingnan ko mabuti. Danda ng ilong nitong lalaki ito. Siyempre, babae, lalaki ako. So, yung mata ng lalaki, no? Kahit save na mata yan, na-attract yan doon sa opposite sex. No? So, anong gagawin mo? Pastor ako eh. No? Suffering. Diba? Hindi enjoyment. Eh, may mga kakilala ako doon sa kabilang Baptist church, sabi, pag nakakita na ngayon, kahit blessing. Blessing doon siya. Ila dito. Sabi, blessing mo. Hindi na. Okay, so, torture! Para sa isang preacher na i-expose ka sa ganung klase, no? Tapos may nakatayo, oh, babae, puting-puti, tapos naka-sleeveless. Oh. So, saan ka titingin ngayon? Oh, pag pinaupo mo, di lalo nang makikita mo na rin. Oh, saan ka titingin ngayon? Nilablog ko yung mukha ko doon sa cellphone. Ganun ako. Tapos very careful ka na hindi mo i-asinta ron da kasi baka akala kinakamera mo siya. Diba? So, what's the point? The point is, iba ang consciousness mo sa yung iba ini-enjoy nila pero ikaw, hindi mo ini-enjoy. Pinipigil mo yung sarili mo na magkasala. No? Meron kang covenant sa mata mo na hindi yan para sa akin. May covenant ka sa bibig mo na hindi na yan para sa pagmumura eh. No? Dati, pagmumura, okay lang. Bulaklak ng bibig. Eh ngayon, hindi na pwede. Kasi pampuri na sa Panginoon yan eh. Diba? So, may covenant ka sa dila mo na hindi na yan pakalak. Hindi na yan ang taste buds mo. No, pang-alak. May covenant ka sa paa mo na hindi na yan pang disco. Di ba? Hindi na yan pang staying alive. Staying alive pa yun, no? 1978. So, ang daming revolutionary changes ng isang tao na binigyan ng Panginoon ng repentance. So, yan po ay binibigay sa tao. Bawa, ito yung tao, okay? Binibigay yan. Hindi yan New Year's resolution na babiolate mo rin lang. Na sana i-remit ko na yung kasalanan ko. Sana magre-repent na ako. O sige, determination ko itong 2018 na repent, magre-repent ako. Pagdating ng after 1 month, failure na eh. So sige na lang. So, yun. Binibigay sa'yo. Pag binigay sa'yo yan, iba attitude mo. Iba attitude mo sa Bible. Gusto mo ng Bible study, mag-enjoy ka kahit 2 oras nagsasalita mag-isa yung preacher. Hindi ka maaasar. Hindi ka mababag. Hindi ka magtitingin sa yung relos. Ayun. Hindi ka titingin sa relos mo at sasabi mo, tagal naman. Pwede bang umalis muna? Joke. Ano mo ba?
bukas na lang o next time na lang. Tagal na eh. No? Alam niyo, may mga church or Bible study ako nung meron lang ganun yung prayer. Ganun, naiinip. No? Pero yung tao na mahal ang Panginoong Diyos, mahal ang salita ng Diyos, kaya niya. Kaya niya, nag-i-enjoy siya. At naghahanda ng tanong. Maganda kayong tanong. Ha? So, mamaya may tanongan. Let's go forward. Okay na lang. Sabi nito, to give knowledge of salvation unto His people by the remission of sins. By the remission of sins, when you know that your sins have been remitted, what happens? You know that you're saved. Ala, sino dito alam na na saved na siya? Bakit di mo alam? Ibig sabihin, it goes hand in hand. Pag alam mong saved ka, automatically, alam mo rin na wala ka ng kasalanan dahil binura na ng dugo ni Kristo. Hindi sinasabing wala kang kasalanan, hindi ka na nagkakasala. Nakita? Alam mo yung pagkakaiba nung hindi ka na nagkakasala at saka yung binura na ng dugo ni Kristo yung kasalanan mo? Yung penalty, yung charge, yung listahan, binura. Hindi sinasabi dyan na hindi ka na kayang magkasala. Hindi mo na kayang magkasala. So, every time matatagdagan niya, binubura ng Panginoon ng dugo niya. 1 John 1:7. If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ is found, cleansed us from all sin. So, as you go along, saved ka na, may repentance ka na, enough, nalaglag ka na naman sa kasalanan, kasala ka na naman. Nililinis lagi ng dugo niya. So, laging pure yan. Pero, may consequence pa rin yan dito. Sa lupa. Diba? Pero yung eternal consequence, wala na. Yun ang sinasabi. So, with remission of sins is the knowledge of salvation, and the knowledge of with the knowledge of salvation is the remission of sin. Package yun. Ang kasama yun. So pag sinabi mong save ka na, ibig sabihin, wala nang penalty. Alam mo, na binura na ng Diyos ang penalty. Wala ka nang inaasahan na makikita si Satanas na dapat na iakusa sa'yo. Kasi Christ took care of it, of the risk. Pag sinabi mo naman wala ka nang natirang kasalanan dahil inugasan na ng dugo, ibig sabihin, save ka na. Save ka na. May eternal life ka na. Lahat yan magkakasama eh. Okay, let's go to another. Punta lang po tayo sa, talon tayo, no? Punta tayo sa Hebrews 9:22. Ito, sa Biblia. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. So, by the shedding of blood, there is remission. Tandaan niyo po yun, no? It's not the shedding of your blood, it's the shedding of the blood of Christ. There is remission. Now, where remission of this is, there is no more offering for sin. So, hindi tayo niwala doon sa mass. Ang Biblia po, itong verse na to, Hebrews 10:18. Yung Hebrews 10:18, bakit na hindi na ako maatay ng mass? Ba't di ko na kailangan ng mass? Itong ginagawa natin, hindi ito misa, ha? Bible study to. Minsan, nag-Bible study ako, sabi ko, tapos lumabas yung bisita. Oh, saan ka galing? Nag-misa kami. Nag-misa to. Hindi ko itong misa. Pag-aaral to ng salita ng Diyos, at sana po naiintindihan mo na yung salita ng Diyos ang basihan ng pag-aaral natin, hindi yung opinion ko lang. Kasi wala naman akong authority. Wala naman akong pag-aaral na mataas, na kasing taas ng Pope or ng Pare. Wala ako niyan. Pero, ito ang knowledge na pinakamataas sa lahat. Yeah. Kaya, ito yung authority. Pagkagaling dito yung sinasabi sa inyo, kahit bata pa nagsasalita dito sa harap,
Tanggapin nyo yun. Basta galing dyan. So, bakit hindi na kailangan ng mas? Ito, talaga yung basahin natin. Where remission of this is, there is no more offering for sin. What is mass? It is an offering. Alam niyo ba yan? I was a Catholic altar boy. Eh, merong wine, tapos may hostia, tinatanggal yung ganyan, binibreak. Pagkatapos, may sasabihin yung salita, yung pare na Latin, habang binibreak niya yun. Tapos kakainin niya. Pagkakain niya, iinumin niya yung cup. Okay? Tapos, doon tayo lahat. Diba, gano'n? Ano yun? Ano yung ginagawa ng pare? Kailangan niyang gawin yun. May break-break pa, tinataas pa. Bakit hindi na lang? O, tapos, bigay din sa inyo. O, yan, kain na kayo. Ba't meron pang dinumero? No? Meron pang angle. May angle yun eh. Kailangan dito break. No? Tapos tataas. May timing yun. Tapos bababa. May significance yun. Tapos may nasabihin siyang Latin na hindi narinig ng tao. May meaning yun. Tapos meron siyang scapular. May meaning yun. Yung kulay nun, may meaning. Yung mga simbolo dun, may meaning lahat. Yung kandila, may meaning. Yun ang mas. Na kapag mali yung ginawa mo, iba epekto. Now, in the book, The Fate of Millions by Cardinal, sino Cardinal yung kalimutan ko na? It is stated there, and you can order that in Amazon. Siguro one of these days, ko-order ako nun sa Amazon. Kasi meron ako dati nun eh. Eh, nawala na eh. Eh, laging kinoko. So ngayon, ang sabi doon, when the priest raises up the bread and the wine, he calls Jesus Christ from heaven to go down to the altar and be sacrificed again. Yun ang mas. Tinatawag nung pare si Kristo mula sa langit, bumaba ka dito at i-offer kita ulit. Kaya ang turo ng simbahan is yung tinapay nagiging tunay na katawan ni Kristo. Di ba? Pag sinusubo, body of Christ. Di ba? Ba't sinasabi niya body of Christ? Para yung isip mo, huwag mong isipin tinapay lang yan, ha? Ang isipin mo, katawan ni Kristo yan. O, meron pa isang libro ulit na yung habang nilagay sa dila, naging talagang laman. Yung nagmilagro, naging laman talaga, tapos kinuha ng picture, tapos kinuha, nilagay sa ano special container na nandun ngayon sa France. No? Hindi na lulusaw, hindi nagiging fossil. Yung talagang galing sa tila, no? Ni Raquel. So what's that? That is Hebrews 10:18. Hebrews 10:18 refers to that practice. Sabi, remission of this is there's no more offering. Pagka na-remit na yung kasalanan mo, hindi mo na kailangan ng panibagong offering ni Kristo. Tapos na eh. Sabi niya, it is finished. Tapos na. Wala mong offering na susunod. Ito na yun. Itong ginagawa ko, ito na yung final offering. Hindi ko na uulitin to. Finish! Eh, bakit inuulit? Eh, di ba, nag-aral naman sila ng Bible, nag-aral naman sila ng tradition, nag-aral naman sila. Ba't nila ginagawa yun? I don't know. But, what I can only say is, pagka ang kasalanan mo, burado na, hindi mo na kailangan ng offering. At nabubura yan 2,000 years ago, eh, yung blood of Christ shed in the cross 2,000 years ago, yun ang bumubura yan.
So, finally, ito na po, dito tayo sa last page. The Lord Jesus Christ is the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Siya yung huling alay, siya yung lamb, siya yung tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, at siya ang mag-aalis ng kasalanan mo. Pwedeng lumapit ka sa Kanya at sabihin mo sa Kanya, huwag kayo lumapit sa akin. Huwag kayo lumapit sa Baptist Church. Huwag kayo lumapit sa kahit sinong tao. Pwede ka lumapit kay Kristo. At pwede mong gawin yan kahit kailan. Kahit ngayon, kahit mamaya, mag-isa ka sa iyong kama, katabi ng kama, nakahiga ka, hindi mo kailangan na nakadapa, o nakabitin, o nakaupo, or whatever. Hindi mo kailangan ng ritual, or ng special room. Hindi mo kailangan ng pilgrimage. You don't need that. Pwedeng right there in your seat. Sabihin mo, Lord, isipin mo lang. Isipin mo lang. Hindi mo kailangan ibigkas ng bibig mo. Mahiya. Maganda kung bigkasin ang bibig mo. Pero, pwede mong isipin, Lord, naniniwala ako sa sinasabi nitong Bible na privilege nitong tao na to. Naniniwala ako na pwedeng magbura ang kasalanan dahil yun ang nakasulat ng binasa namin. Panginoon, pwede po ba gawin mo yan sa akin? Nakiusap ka sa Diyos. Bibigay niya yan, no? Bibigay niya yan sa'yo. Makiusap ka. Mabigat na ba ang kasalanan mo? Marami na. Pwedeng lunasan ng Diyos niyan ngayon mismo. Lapit ka lang. Be honest. Sabi mo, Lord, marami ng beses ko narinig yan. Hindi ko naintindihan. Ngayon, naintindihan ko na. Kaya ngayon, lalapit na ako sa iyo. Panginoon, pakibura yung kasalanan. Lahat. Save me. And I will be clean. I know that by your power, by your blood, I will be clean. I will no longer have the problem of eternal consequence. Let's all bow down our heads. Bago tayo magkaroon ng question and answer. Ikaw ba ay mabigat ang kasalanan mo? Nararamdaman mo ba? Pinaparamdam ba sa'yo ng Panginoon? O baliwala lang? No? Kumbaga, aalis ka ba dito na ganun pa din? Wala lang? O ngayon may naramdaman ka na gusto mong ibigay sa Panginoon? Kahit na sabihin mo lang, no? Bigkasin mo lang, Lord, Panginoong Jesus, o kahit na sabihin mo, Jesus, gusto kitang maintindihan. I want to give you another chance. I want to give your words another chance. Will you give me another chance? Will you come to me secretly in my heart and tell me what I need? Isa, ganun lang kasimple, no? Yung frankly speaking na tinatawag. Doesn't have to be formal. Doesn't have to be a formula. Just appeal to Christ. Jesus, come to my heart. Explain to me directly. Only you can do that. This preacher, he don't convince me, but you can convince me. Panginoon Diyos, ikaw na pong bahala sa nahayag na mga salita. I've done my best to explain, Lord, but I know hindi po ako makakabigay na conviction sa puso ng tao. Ikaw lamang, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang iyong mga salita na pahayag, nawa po ito ay mag-iwan ng kurot sa puso ng bawat isa. At ito ay magkaroon ng lasting effect. And this can only be done by your power, Lord. I understand that.
And therefore, I take your word, and I take all of these people sa inyong paanan. And may you also guide me as I go on still preaching the word of God to other places. All of this we ask in the precious name of your Son, Jesus Christ. Amen. Okay, salamat po. Meron pa ba kung tanong?